Saan nyo po, nandito tayo ngayon sa isang beach na walang katao-tao, no? So, tignan mo yung ating background, isang bato na nakapatong sa bato. Ayan, so nandito tayo, kukuha tayo ng sample. Ito yung kukunin natin, yung lumot. Hindi ko alam kung anong lumot ito, aaralin ko pa lang. At tapos sakali man ay makatulong sa atin, ay titisting ko sa akin sariling katawan mismo. So, ito yung lumot, oh. Ito, ito na yan. Hindi madulas. Ayan mga kaibigan, ito yung lumot, oh. So, tingnan natin kung makakatulong ito sa atin, mag-harvest lang tayo. Ayan. Tingin ko ay makakain din ito. Yan kaibigan, ganyan lang, oh. Ito, lumot. Try natin. Yan. Harvesting tayo ng lumot. Yan, ito, kaibigan, oh. Yan, ito yan, oh, lumot, oh. Yan. Harvest lang natin. Ito. Yan, oh. Yan. So, mayroon natin nakuha. Ito. Yan. Ito yung lumot. Malapit na tayo magkaisang tabo. Yan mga kaibigan. Ito na. Ito. So, tingnan nyo ng malapitan. Nahabis natin ang malapitan. Ayan, 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 ayan. Okay na. So, blasa na natin. Ayan na, ayan na. Ito mga kaibigan, oh. Ito yan, oh, ayan, oh, ayan. Yung lumot na yan, ayan. So, dapat mawalang tubig para makita natin. Oops. Ah. Yan, 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 yan. Yan. Ito na kaibigan, kailangan muna natin hugasan kasi siyempre galing yan sa bato. May mga nakasabit din na mga bato na maliliit, no? So importante yung hugasan lang sigurado para maiwasan natin yung makain natin yung mga bato. Ayan. Ito na kaibigan, no? So, kunti lang gagamitin natin. Isang kutsara lang. Babanlian ko lang ito ng mainit na tubig para kahit papaano mawala yung mga bakterya, no? Na nakadikit sa ating gagamiting specimen. Ayan mga kaibigan, no? So ito na yung ating nakuhang lumot kaninang umaga, no? Ito ang general term nito ay sea moss o kaya algae, no? So ito ay hindi sigurado kung ito ay kinakain o hindi. Pero ayon naman sa ating impormasyon, lahat ng lumot sa dagat ay hindi naman nakakalason. Ayan. So susubukan natin ito mga kaibigan. Isang kutsara lang ito, no? Itong binanlian natin ng tubig kanina. Isang kutsara lang, ayan, no? So, kakainin natin raw. Walang halong mga ingredients, no? Itatry natin kasi maganda daw ito sa ating kalusugan, lalong-lalo na doon sa may mga diabetes, okay? So, ito na. Susukat na tayo ng ating blood sugar. Sukat muna ako ng aking blood sugar bago tayo mag-umpisa. Sinadya nating mataas ang blood sugar ko ngayon para malaman natin kung may ibababa talaga, no? Ayan. So, tingnan natin. Maliwanag ba dyan?
Okay. So 140 ang aking blood sugar, no? Mga kaibigan, dahil yan sa pag-inom ng spirulina at saka ganoderma. Ayan, mga kaibigan, no? So ito lagi ang aking ininom. Kaya kung mapapansin nyo, laging mababa ang ating blood sugar, no? So subukan nyo rin at para ma-experience nyo rin yung pagbaba ng inyong blood sugar. Okay? So ito na. Ito na, mga kaibigan. Raw lang ito, raw, no? Walang halo. Tsaka yun lang natin. Kaya lang hindi ko mabibigla dahil medyo mahaba-haba. Parang pansit. Ayan. Makakain naman siya eh. Hindi nga lang sanay ang tao. Kunti lang ito, mga kaibigan, no? Isang kutsara lang. Ayan. Tapos ko na kainin yung isang kutsara. Ngunguyain ko lang. Kung wala sa lasa, wala siyang masalong lasa. Ha? Talagang tatanggapin ang ating katawan. Wala rin kapalira sa kanyang lasa. Yan, mga kaibigan, no? So, lulunukin ko na yung huli kong inuya. Ayan na. Wala tayong kasiguruhan kung kung okay o hindi, no? Pero sabi nila ay hindi naman daw nakakalason ang mga moss or yung tinatawag nating algae, no? Green algae. Ayan. So natapos ko kumain sa ganap ng 3:45. So mamayang 4:15 ay magsusukat tayo ng ating blood sugar para makita natin, no, kung ilan ang ibababa, no? So kanina ay 114 mg per deciliter bago tayo kumain. Mamaya after 30 minutes, susukatin ko ang aking blood sugar kung ilan ang magiging decrease, no, sa pamamagitan ng pagkain natin ng walang kasiguraduhang CMOS, no, yung tinatawag nating green algae sa dagat. Okay? So mga kaibigan, salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe na rin. Salamat ng marami. Ayan, kaibigan, naka 30 minutes na tayo. 30 minutes lang. So, nag-umpisa pa lang matunaw yung ating kinain. Pero kailangan natin gawin within 30 minutes lang para makuha natin yung glycemic load at saka yung glycemic index, no? So, ito na. Tara, titisin na tayo. Samahan niyo ako. Malalaman natin ngayon ang ating blood sugar. So, kanina ay 114 mg per deciliter. Ayan, mga kaibigan, ito na, ito na. Kalinaw ba dyan? Ayan. 114 kanina, 105, 9 mg per deciliter ang binaba, mga kaibigan, no? So, nakakatulong. Within 30 minutes pa lang yan, mga kaibigan. No? Maaari pang bumaba yan. Mamaya, hanggang 30, hanggang 1 hour or 2 hours. Dahil nga, raw yung kinain natin. Hindi siya luto, no? Siyempre, tutunawin pa lang. Yung naumpisang matunaw, yun pa lang yung na-absorb ng ating dugo. At yun pa lang yung nabibilang ng ating glucometer. So, within 2 hours, maaari pa yan bumaba, no? Sa tingin ko lang, dahil sa experience ko ay ganoon naman talaga. Yung 30 minutes ay hindi pa talaga yun nakakapagpababa ng ating blood sugar. Pero kung mayroon ng ganun kalaki, na 9 mg per deciliter within 1 hour, within 2 hours, ay talagang mas mabilis na ang pagbaba ng ating blood sugar. Dahil siyempre, natunaw na yung kinain natin, nakatulong na, napunta na sa ating dugo, at napasama na sa ating metabolism. Ayan. So, salamat sa inyong panonood at patuloy na suporta sa aking channel. At sa mga bago pa lang, please subscribe para ma-update ka sa ating mga bagong video na i-upload. Maraming salamat.